Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ko sa channel. I-click nyo ang bell sa all para ma-all tayo lahat. Ma-notify kayo ng YouTube na may bago tayong video na na-upload. So sa umagang ito, pag-usapan natin ang paulit-ulit na nagtitrending every election, every time na may mga issue about sa Marcos, itong mga placard at mga hashtags na never again to martial law, talamak sa social media to, sa Twitter, sa Facebook, yung dalawang yan, pumapangatlo lang ang YouTube sa never again to martial law. Para nangunguna lagi ang Twitter. Kasi ano yan eh, yan ang mundo ng mga dilawan. Sa Facebook, marami silang counter. Sa Twitter, medyo... So, mayroon mga hashtag na to na never again to martial law. Anyway, bago natin simulan, unahan ko na kayo na ang hashtag na never again to martial law was a form of propaganda against the Marcoses. Wala nang ibang intensyon yan ginawa ang placard na yan, ang mga hashtag, para isa itong propaganda na parabasin ng mga Marcos masasama ng tatay niya, nag-martial law, malupit ang tatay niya, kasama na siyempre doon ang magnanakaw. Hindi mo wala yan eh. No. So yan ang kanilang mga propaganda na kung minsan may isip mo, nakakaumay na. Kaumay talaga. Walang tigil yan hanggang sa pagdating ni Kristo. Laging ganyan, never again to martial law. Even sa panahon ni President Duterte, may mga rally daw na diktador si Marcos, never again to martial law. Magtataka ka naman, bakit ka mag-rally dyan na never again to martial law laban sa Marcos ng presidente si Duterte? Presidente si Digo, mag-rally ka never again to martial law? Diktador si Marcos, may mga placard ka nga ganyan. Di ba? Ngayon, nang mag-declare si Duterte ng martial law sa Marawi, tahimik naman ang dilawan. Kasi mag-ingay lang mga yan, murahin si Rindigong eh. Pagalitan si Rindigong, kaya medyo, alam mong dilawan, mahilig yung tumatapang lang ito kapag ang presidente mabait. Pero ang presidente, katulad ni Digong, na mumurahin kapag binastos mo siya sa TV, wala, hindi lalabas ang kanilang mga galing sa martial law, never again to martial law. Kita mo mga dilawan sa Senado dyan na mga anti-martial law, pero nang i-declare ni Duterte ang martial law, tahimik ang mga sa Kastila, ano, Kastila, ba yun, may longgo, tonto? Mga, nakupo, mga sutil, tahimik, kasi nga, hindi sila pwede magingay, murahin sa nandigong eh. Kaya itong never again to martial law, ginagawa lang ito ng dilawan kay Marcos. Kasi ang mga Marcos hindi pumapatol sa ganyang klaseng mga propaganda. Wala sila. Bibigyan ka ng kalayaan na magsigaw dyan, never again to martial law, bahala ka. Kasi nga ang placard, ang hashtag na never again to martial law, hindi applicable kay Digong. Parang kay Marcos lang applicable. So, may mga hashtag na never again to martial law. The moment may mga protesta sa Marcos government, the moment na may mga Marcos na makikita nilang sa Senado, tatakbong presidente, si Bongbong, may mga kalupitan na nangyayari, even may mga protesta, ang kanilang daladalang placard, never again to martial law. Lalo na nung naalala yung panahon na si Bongbong Marcos tumakbo sa pagka-presidente, walang humpay ang rally ng mga dilawan, pinklawan, doon sa never again to martial law. Propaganda yan. Parang tao,
hindi nila kumbaga ang tao ma-convince nila na hindi papasok sa Marcos supporter. Yun ang kanilang rally, never again to Marcelo. Ngayon ang tao hindi na kasi 1986, 2022 na. So moderno ng panahon na na-educate ang tao sa Marcelo. Nalaman ng tao, lalo na sa bibig ng mga matatanda, lumalabas ngayon na ang Marcelo, mabuti pala ang Marcelo ayon sa testimonya ng mga matatanda na nabuhay sa panahon ng Marcelo. Kasi ang narinig mo lang na masama ang Marcelo, malupit ang Marcelo, magnanakaw si Marcos, mamamatay tao si Marcos, maraming tinorture, narinig mo yan doon sa media, nadakdak ng dakdak about sa Marcelo para palabasin si Marcos na masama. Ngayon, ang isang media tinanggalan ng prangkisa, tawag doon, hindi never again to Marcelo. No. Ang tawag doon, karma. Doon ang tawag dyan, sa kaka Marcelo mo, tinanggalan ka ng lisensya, naging kulantro mo, sinabotahe mo si Digong, tumakbo, hindi mo naman tinanggap ang pera, hindi mo naman pinalabas sa TV mo. Kasi akala mo matatalo, yun pala yung nanalo. O yan, karma ang tawag dyan. Marcelo, kayo ng Marcelo, ngayon, mag-merge kayo dyan sa TV5. Pwede yan, malaya kayo dyan, pero tandaan nyo, buhay pa si Congressman Marcolita. Hindi titigil yan hanggat hindi nyo mabayaran ang mga obligasyon nyo sa gobyerno, yung sabi nyo. Yung mga Marcelo, ano lang yan, propaganda against sa kay BBM. Lalo na every time na dumating ang eleksyon sa nasyonal, laging ganun. Kung hindi tatakbo ang Marcos, wala namang never again to Marcelo. Wala. Ang marinig mo lang, paninira, sabuyan ng putik. Putikan kay lulublob mong kalaban mo sa putik para maging pangit sa paningin ng tao, ikaw ang maging mabuting tao ka. Pero pag may Marcos ang tumakbo, laging never again to Marcelo. Alam nyo ganito yan eh. Kasalanan ni Cory Aquino at ni Pinoy kung bakit may Marcelo hanggang ngayon nakasulat sa batas, kasalanan nila yan kasi lingid naman sa kalaman ninyo lahat. I mean, hindi lingid sa kalaman ninyo lahat, open public yan eh. Nang Marcelo, propaganda ang ginagamit ni Cory at ni Pinoy, di ba? Pinapalabas ng Cory government dati ng Marcelo, masama si Marcos. Sa panahon ni Pinoy ng kanyang anak, ganun din Marcelo, masama si Marcos. Di ba? Public knowledge yan. Pero bakit may Marcelo pa rin hanggang ngayon? Kasalanan actually na dalawang Aquino na ito na naging presidente. Kasi sa panahon ni President Marcos, na-declare siya ng Marcelo, di ba? O nang pinalaya siya ngayon dahil ang isyo sa kanya, sobrang dami, isa na doon ang pagpatay kay Ninoy at ang Marcelo. So pinalayas niyong isa, si Cory Aquino, supposedly, nang pumalit siya, di ba nagpagawa siya ng bagong batas, pinabura niya ang lumang batas, gumawa siya ng batas ng 1987 na saligang batas, Constitution of 1987, sabi nila, gumawa siya kasama ng kanyang mga selected few na mga Herodes. Bakit hindi mo pinatanggal ang Marcelo? Kasi against ka sa Marcelo eh. Si Cory Aquino, against siya sa kalupitan ng Marcelo. Ginagamit nila noon dati ang Marcelo tuwing election, pinapalabas yan sa television ang kalupitan ng Marcelo. Kung talagang against ka sa Marcelo, ang Cory government, isa na nung gumawa ka ng batas ng 1987, pinatanggal mo ang Marcelo, di ba? Kontra mo eh. Pero bakit nandyan pa rin? Hindi ba na-check ni Cory? Sandali. Nagpagawa nga ako ng 1987 Constitution. Bakit may Marcelo pa rin dito? Tignan nyo, may Marcelo pa rin. Oh. Tanggalin nyo nga yan. Kung galit ka talaga sa Marcelo, di ba? Lumipas sa maraming taon. Sumunod si Pinoy, ang anak niya.
Ano rin yun? Galit din yun sa Marcelo. Galit sa Marcelo yun. Laging lumalabas si Bibig noon ang karahasan ng Marcelo, kalupitan ng Marcelo. Pero bakit hindi ka namanawagan sa Congress na tanggalin ang Marcelo sa saligang batas? Kasi masama ang Marcelo. Alam niyo kung bakit hindi pinatanggal ng nanay at anak sa batas natin ang Marcelo? Nagagamit kasi nila yan ang propaganda para siraan ang mga Marcos, para palabasin ng mga Marcos hindi maganda ang naging kasaysayan ng bansa nang si Marcos mag-declare ng Marcelo. Propaganda yan. Magagamit nila yan ng Marcelo. Kaya nga huwag ka magtaka, every election, pinapalabas nila ang Marcelo, Marcelo, Marcelo. Ang sunod nun, magnanakaw si Marcos, malupit si Marcos. Diba? Ay, nakupo. Alam nyo kayong mga naghumahawak ng hashtag, turuan kayo ng tama. Yung tama ang kaisipan, nilang puro kabulukan ng turuan kayo ng tama. Ayaw mo sa Marcelo? Nag-hashtag ka, never again to Marcelo. May hawak ka ng placard, never again to Marcelo. Na wrong spelling. Never again to Marcelo. Turuan kita. Kung ayaw mo ng Marcelo, doon ka pumunta sa China. Lumipat ka ng tirahan doon. Doon ka sa North Korea. Doon ka sa Russia. Doon ka sa Iran. Doon ka manirahan, mag-migrate kayo doon, lalo na sa Iran. Wala kang marinig na Marcelo, Marcelo doon. Di ba? Ayaw nyo ng Marcelo? Walang kang marinig na Marcelo sa China, North Korea, Russia. Wala rin Marcelo kang marinig sa Iran. Doon kayo dapat lumipat. Ayaw nyo ng Marcelo eh. Yun ang mga gunggong. Mga gunggong kayo. Ayaw nyo ng Marcelo na dito sa Pilipinas, hahawa ka ng placard, mastag ka sa Twitter, never again to Marcelo. Hindi ka bagay sa Pilipinas manirahan kasi sa Pilipinas, nakaukit na at nakasulat sa saligang batas ang Marcelo. Kasi ang Marcelo, proteksyon yan sa isang bansa na nabubuhay sa ilalim ng kalayaan o demokrasya. Ang Marcelo ang tagapagtanggol niyan. Kaya nga, Marcelo, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi pinatanggal ni Cory government at Pinoy government ang Marcelo. Ang dahilan, actually, alam nila na ang Marcelo makakatulong yan sa bansa natin. Ginagamit lang niya na propaganda, never again to Marcelo, para siyempre, bumango ang Aquino, masama ang Marcos. Ganun lang yan. Hindi kayo bagay sa Pilipinas na sisigaw-sigaw ka rito na never again to Marcelo? Hindi ka pwede sa Pilipinas kasi sa bansang ito, may Marcelo. Kung basahin nyo, in time of aggression, in time of invasion, the president alone can declare Marcelo. Nasa batas yan. Kaya hindi pwede na hawak ka rito ng never again to Marcelo. Gusto nyo, doon kayo sa Kongreso mag-rally, never again to Marcelo. Sabihin nyo sa congressman, siya mag-focus kayo dyan sa ayuda, pwede bang tanggalin yung Marcelo sa batas natin, 1987? Diba? Yun ang dapat nyong gawin. Hindi yung hawak-hawak ka ng placard dyan, never again to Marcelo, tapos ang Marcelo mo, wrong spelling. See? Kasi ang Pilipinas, para lang ito sa mga tao na naniniwala sa Marcelo, tagapagtanggol ng demokrasya. For example, doon sa Marawi, na-invade ng mga terorista. Di ba nag-declare si President Duterte noon ang Marcelo sa Marawi? Pinagtanggol, patay lahat ang terorista doon sa Marawi.
Kung ngayon ang Marawi, bagong buhay, bagong moske, di ba, payapa ang Marawi ngayon? Eh kung walang martial law, anong nangyari? Sige nga. Maubos kaya ng militar ang terorista sa Marawi? Kung hindi martial law? Kasi ang militare, pag hindi martial law, ang kanilang aksyon at galaw nila limited. May human rights pa naka... Pero pag martial law, military power, sila mahala, di ba? Walang media. kaya nagsurrender yung terorista na yan, barilin na lang. Ito, martial law man, patayin mo na lang yan, wala na yan. Pasurrender yan, mamaya, eh, magirahin ulit tayo niyan. Kaya pag tumaas ang kamay niyan, barilin na lang. Wala namang media coverage, kaya okay lang. Military power yan. Ang military power, i-expect mo na na mayroong abuses sa kalaban, pero mapagmahal sila sa civilian na mag-martial law. Diba gusto ng Mindanao ang martial law eh? Kasi ang militar, namimigay ng bulaklak, mahal nila ang taong bayan. Diba? Ang martial law actually, pabor sa mamamayan na law-abiding citizen kasi nga nagpapakita lang yun na poproteksyonan ng militar ang civilian. Pero malupit sila sa kalaban. hindi bulaklak ang ibinigay nila doon sa kalaban na terorista. Ibinigay nila sa civilian, bulaklak, martial law yan. Binigyan ng bulaklak kasi pagmamahal sa civilian yan. Eh. Pero doon sa terorista sa Marawi na pumasok doon sa art of invasion, ang ibinigay ng sundalo sa kanila, no? Bumba, bala. See? Kaya, ang Pilipinas, para lang ito, sa mga may pagmamahal sa martial law. Kung ayaw mo sa Pilipinas, kung ayaw mo ng martial law, ang North Korea, Brad, open ang North Korea, mag-resident ka doon. So to God be the glory alone,